Simula nang ipinatupad ng Land Transportation Office ang kanilang mga bagong panuntunan sa mga nais kumuha ng driver's license noong Agosto 2020, kakaunti na lamang umano ang naging aplikante. Malaki-laki kasi ang kinakailangan pang gastos para makakuha ng lisensya. Sa pagkuha kasi ng student permit, ay dapat dumaan sa 15 hours theoretical course ang mga aplikante. Kapag non-professional license naman, ay dadaan pa rin sa 8 hours practical driving course. Lahat ng ito ay mayroong kaukulang bayad sa mga accredited driving school ng LTO. Pero magandang balita, dahil inanunsyo ng LTO na magbibigay sa Palawan ng libreng theoretical course simula Pebrero 23 sa lahat ng gustong kumuha ng permit. Sisimula ng first batch sa Marso 1, pero limitado lamang ang bilang dahil sa liit ng espasyo. Ang start no course is March 1. Completion of 15-hour theoretical driving course ay 4 days from Tuesday to Friday, 1 p.m. to 5 p.m. Ayon sa LTO, ay puno na ang kanilang slot para sa buwan ng Marso at Abril. 10 lang kasi ang kaya nilang ma-accommodate sa loob ng isang linggo. Ang slot for March and April ubos na. Kasi nga, ang kaya lang namin i-cater sa isang linggo ay 10. Due to limited space ng aming exam room, seminar room, sobrang dami nung nagpas kay June. Malaking bagay naman para kay Melvin ang libreng theoretical course ng LTO. Kaya kahit nasa Mayo pa ang naibigay na slot, ay hindi na niya sinayang ang pagkakataon. Nung nakarang araw kasi, nakita ko yung post ng LTO na LTO Philippines na may libreng driving school na in-offer. So nag-message ako sa page ng LTO Palawan. Tapos nung unang sinabi sa akin, wala pa daw dito sa Palawan. Tapos nung kahagabi, nakita ko sa page ulit nila na ayun na, meron ng libreng driving school na in-offer. Kaya pumunta na ako ngayon. Pero sir, ang nabigay na slot sa'yo, kailan? May 25 to 28. Okay lang naman ba sa'yo kahit na matagal pa? Okay lang naman po kasi wala na rin akong complaint kasi libre lang. Para sa mga nais kumuha ng libreng theoretical course, ay maaaring pumunta sa tanggapan ng LTO. Kinakailangan ng kopya ng birth certificate at isang valid ID. Hinihikayat pa rin ng LTO ang pagdaan sa kanilang mga accredited driving school para mas mapabilis ang pagkuha ng lisensya. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.